Narito tayo ngayon upang matunghayan ang talaga ng mga nag-iinit, nagbabaka at napaka-latest na update sa isyu ni Ate Erica at ng kanyang pamilya. Sa pagpapatuloy nga ng ating istorya ay sinabi pa na tita ni Ate Erica kay Kalinga Val Santos Matubang na talagang sinisiraan sila ng mga taga-e-lovers lalo na daw ng Ima Torres. Sapagkat sinasabihan daw at pinapromoto sa mga tao na wala daw tigil sa pagtulong si Ate Erica sa kanyang pamilya at hindi niya ito iniiwan. Ngunit sa katunayan ay hindi na nga daw makita ang anino ni Ate Erica simula nung na-hospital ang lola nila dahil umalis na lamang sila bigla sa bahay nila nang walang paalam. Kaya akong nagtatapun na para huminto na lang ang ginagawa sa akin. So, kung alam bakit siya nagkikialam sa pamilya niyo ay pag-asaan niya. Pinapalabas ko kasi niya lagi, Kuya Val, si Erica. Lagi ganda ang pakisama namin, maayos pa daw kami. Gusto po kasi niyang panindigan namin na oo, kahit magpupunta dito si Erica. Nagbibigay daw po sa amin ng sustento si Erica. Hindi naman. Hindi naman. Nasa totoo lang naman po kami ako, kaya po ako nagsasalita ng ganito. Sa bagay si Erica, kaya niya bibigay sa amin siya ng good support. Kaya yung butog yun. Sabi ni Amy, Torres? Oo, yun o. Iginigitin ng pamilya ni Ate Erica na may napunta sa kanilang pera o may tinatago silang pera na galing kay Ate Erica. Sa katunayan nga, sabi ng tita ni Ate Erica ay kapag may nagpupunta doon at may nagbibigay ng pera ay dumediretso daw talaga ito sa ate ni Ate Erica na nagngangalang Sheila May. Kaya hindi daw nila magets kung bakit sinasabi ng mga taga-e-lovers na meron daw silang sustento, pera na nakukuha at consistent daw sa pagtulong si Ate Erica sa kanyang pamilya. Grabe daw at pinapalabas talaga ng mga ito na mabuti si Ate Erica at hindi niya kinakalimutan ang kanyang pamilya. Ngunit sa katunayan ay matagal niya ng araw na likuran kasama ng kanyang ate ang kanilang pamilya na bumuhay at nagpalaki sa kanila simula bata pa sila. Sa bagay si Erica, siya niyang bibigay sa amin siya ng good support. Kaya yung butog yun. Sabi ni Amy, Torres? Oo, yun ah. Hindi naman. Wala. Nagtrabaho lang para sa kanila at sa kanya lang. Hindi ka nag-i-interest na bigyan kami ay ako yung marunong din ako magawang magkahit para ba ang hanap buhay. Ibigay siya lang ang mahirap sa mga. Ayaw niya siyahin ko sa pagkasabi rin yan. Siya rin ang nakakita ng pera na dinala dito. Kung sino ang tumanggap ng pera, tulog kami. Sa anong pera yung galing kanino? Ayaw po. Magkano? Yun na po, hindi po alam ng tiyay. Para saan ba yun? Yung papabahay po. Ah. Yung papabahay. Ah, salo po. Ayun, hindi po nakakita. Nakakapanggol niya yung kabutugan namin. Samahan nila yun. Pasok siya ng hindi niya na. Isa pa sa mga inain nito ay ang mga pera daw at mga pinamimigay na dapat sana ay para sa buong pamilya ay inaangkin daw ni Ate Erica at ng kanyang ate pati ng asawa ng kanyang ate. Katulad na lamang ng binigay ni Sir Jun A na tricycle na pang pamilya ay si Ate Erica at ang ate niya lang daw ang nakikinabang. Dahil simula nang umalis sila ay hindi na sila nagparamdam at ni isang anino sa bahay nila dati ay hindi na nakikita. Talagang tuluyan na nga na iniwan ni Ate Erica at kinalimutan na lang ang kanyang lola at lola na nagpalaki sa kanilang dalawa ng kanyang ate. Kaya ito din ang hindi makakayanan ni Lolo Miguel dahil marami pa silang mga masasamang bagay na sinasabi at binabatos sa mga tao na nag-aruga, nagpaaral at nagpalaki sa kanilang dalawa ng kanyang ate. Kasi siya daw po nakakita. Nakakapanggol niya yung kabutugan ng mga
money lang yan. Pasok siya ng hindi niya naiintindihan ang buhay ng may buhay. Nakikialam sila. Nakikialam ka sa amin ay hindi naman niya alam ang katotohanan na kung saan nagbak yung mga bata na. Hindi niya alam ang buhay niya. Mm. Sino nagpalaki dyan. Kaya alam kong kung ng mga bata niyan. Noon, malaka pa sa amin yan. Isang taon pa lang yan, sa timbang lakad. Si Silamit, dalawang taon pa lang, akong Tagalaba. Oo, tulong-tulong kami mag-asawa. Yung ina, nagpapakasarap sa Maynila. Sasabihin mo ng ina, nagpapadala. Mako naman bagay yung, ihasapat naman bagay yung padala niya isang libo. Totoo, nagdating tatlong buwan. Sa libo na? Libo, 700. Pinaparatangan din si Lolo Miguel na siya daw ang kumukuha ng pera dahil siya daw ang inuutusan o pinapakausapan na bumili ng mga gamit sa loob ng bahay na pinagawa ni Sir Jun A para kay Ate Erica sa kanyang pamilya. Ngunit kiit naman ni Lolo Miguel ay wala naman daw napupunta sa kanya sapagkat pinapabili lang daw siya. At kapag pinabili daw siya ng gamit ay binibili niya naman daw talaga na walang labis at walang kulang. Talagang ang source ng pera ay nanggagaling kay Sheila May na ate ni Ate Erica. Dahil sa kanya daw nagpapadala at siya ang kumakausap kay Sir Jun A. Sabi pa nga ni Kalinga Pal Santos Matubang ay may tuturing talaga na parang buhay prinsesa si Sheila May dahil may hindi mga taga-utos ito. Kung saan naglak yung mga bata na hindi niya alam ang buhay niyan. Sino nagpalaki yan. Kaya alam kong kung yung mga batang yan. Noon, malaka pa sa amin yan. Isang taon pa lang yan, sa timbang lakad. Si Silamid, dalawang taon pa lang, akong Tagalaba. Oo, tulong-tulong kami mag-asawa. Yung ina, nagpapakasarap sa Maynila. Sasabihin naman ng ina, nagpapadala. Mako naman bagay yung, hasapat naman bagay yung padala niya isang libo. Totoo, nagdating tatlong buwan. Sa libo na? Sa libo, 700, 500. Isipin daw po ninyo kung makakasapat naman yun. Yung hirap po, nandito na. Naroon na. Okay. Pagkano ng mga bata, baon, pati sundo. Hindi na naisip, tapos papasok ka lang ngayon. Hindi mo niya ka ano-ano yun. Wala siyang alam sa mga batang. Kaya yung imiturist niya, butog yan. Napasok yun sa kaya mga sikat. Hindi mo niya alam. Ba't nang alam siya sa pamilya? Dagdag pa, nang lolo ni Ate Erica ay may mga naninira daw sa kanila na hindi naman sila tunay na kilala. Meron pa nga daw nagangalan na Emma Torres at marami daw itong sinasabi laban sa pamilya ni Ate Erica. Ngunit hindi nga daw ito kilala ni Lolo Miguel maging ng tita ni Ate Erica. Talagang hindi nga daw nila ito kilala at wala naman daw silang pakialam sa buhay ng mga ito. Kaya hindi lang nila maintindihan kung bakit kailangan pa nilang manghimasok sa mga issue na ganito. Kasi sundo, hindi na naisip tapos papasok ka lang ngayon. Hindi mo niya ka ano-ano yun. Wala siyang alam sa mga batang. Kaya yung imiturist niya, butog yan. Napasok yung sagay ang mga sitwasyon. Hindi mo niya alam. Ba't hindi alam siya sa pamilya niyo? Yun nga po, hindi ko alam. Baka kung pamangkin niya. Alam ang buhay ng mga kapatid. Kung ang pinamira sa social media, pwede yung idemanda natin yun? Ay, kung kuwan po, hindi pwede yun. Ano? Hindi po. Kasi kayo ang idemanda, wala makikita ang kasalanan. Wala akong kasalanan dyan. Bakit? Kayo ang sinisiraan. At yung paparatangan ng kung ano-anong mga kasinungalingan niya, hindi ko man yung pira niya, wala akong pinang hinawakan ko yan. Pero ibinili ko talaga ang utos nila. Oo, nagtirma ko sa... Ako nagtirma ko sa hardware. Ako nang resibo mo ano. Anong resibo yun? Ay, meron po yun. Hanggang dito na lamang muna ang ating napakainit, nagtitrending at talaga namang mas nakakaintriga na issue ni Ate Erica. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye!